Maparaan Experience Part 3. Sinong mahilig utusan dyan nung bata sila? Nung bata ako, gusto ko na inuutusan nila ako. Dahil ang ginagawa ko, kinukuha ko yung sukli. At para nga hindi nila malaman na may sukli, nilalagay ko yung barya sa brief ko. Or sa dulo ng pants ko. Tapos itutupi ko na lang para hindi nila mahanap yung barya. Naaalala nyo pa ba yung pinapatulog kayo sa hapon? Tapos binabantayan kayo ng lola nyo at auntie nyo. Alam mo mga men, nung mga time na yon, yun yung mga time na gigil tayo maglaro sa labas. Kaya ang ginagawa ko, magkukunwari ako natulog na at aantayin ko na maunang makatulog yung nagbabantay sa akin. Pag alam kong mahimbing na siyang natutulog, ay tatakas na ako dahan-dahan. Malamig ba sa lugar nyo guys? Takot pa kayo maligo sa malamig na tubig? Ako din eh. Yo boy, kaya mo ba akong talunin? Hindi, pero tong takore, kayang-kaya ka. Boiling water technique! Kaya ko naman maligo ng malamig na tubig eh. Pero nga yung Tagulants wall, sarap maligo ng mainit na tubig men. Speaking of ligo mga kaibigan, alam nyo bang gusto ko maranasan yung may shower sa banyo? Nakikita ko kasi sa TV dati, sarap na sarap sila maligo sa shower. Dahil nga wala naman kaming ganun dati, naisipan kong kumuha ng malaking lata. Tapos binutas-butas ko yung petan nito para magmukhang shower. Tapos itatabo ko na lang sa drum, tapos maliligo na. Ha ha ha, o diba? DIY shower mga kaibigan. Speaking of ligo ulit guys, ginawa nyo ba to? Yung naubusan ka ng sabong panligo tapos nakita ba yung Tide Bar? Yung panglaba? Potek men, yung nasa isip ko nung time na yon, sabon din naman to eh. Tapos alam nyo ba, nung pagpasok ko na sa school at natuyo na yung skin ko, biglang lumutang yung kagandahan ng Tide Bar. Langya men, never forget it. Nung bata kayo, nakikita nyo ba yung papa nyo na nagtatanggal ng balbas gamit yung 25 cents na barya? Potik men, nung bata ako manghang-mangha ako. Iniisip ko pa paano nila ginagawa yon. Kaya nung na-reach ko na ang aking puberty at tinubuhan na ako ng buhok-buhok sa katawan, naghanap ako ng chani pang tanggal ng balbas. At nung wala akong mahanap, ay bigla kong naalala yung technique na yon. Kaya sinubukan ko din gawing chani yung mga barya. Nasubukan nyo na bang magdoktor ng pirma? Hindi naman sa masamang tao ako guys. Pero alam nyo, ginawa ko yan nung pagkatapos namin graduate ng high school. Yung magpipirma ka ng clearance para makuha mo yung Form 137 nata yun. Alam nyo ba, pag may atraso kayo sa teacher nyo, ay hindi nila pipirmahan yung clearance mo. Example, nawala mo yung libro na kailangang ibalik sa school. Hindi nila pipirmahan yung clearance mo hanggat hindi mo napapalitan yung libro na nawala mo. Dahil nga sa medyo loko-loko kami, binalak namin gayahin yung pirma ng teacher namin. Susubukan pa nga namin lahat gayahin yung pirma para kung sino ang pinaka-close sa original na pirma, siya ang pagpipirmahin namin. Hashtag, wag tularan guys, masama yun, okay, alright. Guys, nasubukan nyo bang mag-apply ng trabaho? Or may pinarequire ba sa inyo na need nyo magbigay ng 2x2 picture? Ha! Ako kasi mga men, ayoko na magpa-picture sa photo studio. Dahil sa namamahalan ako dati, wala akong pera, kita pa mga pores and pimples mo sa picture. So kapag need ko mag-submit or mag-attach ng 2x2 picture, ay ganito ginagawa namin. Pre, picturean mo ako gamit yung CP, pang 2x2 picture ko lang. Hanggang chest lang kunin mo ha. Sige, lagay tayo ng white na kurtina para may white na background. Sige, wait, kuha ko. Yan! Okay ba? Mukha kang ewan dito, pre. O nga, no. Pero okay na yan. Pang resume lang naman, eh. Sa bagay, di ka rin naman tatanggapin, pre. Kaya nga, eh. Di ka tanggap-tanggap sa society pagmumukha natin. And that's our part 3. Alright! Kayo, may mga kwentong maparaan ba kayo dyan? Comment nyo lang dyan. Thank you sa panonood. Like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo kalimutang i-ring ang notification bell para updated kayo sa next na video. Bye-bye!